epekto ng Bagyong Julian sa mga paliparan at update sa paglulunsad ng bagong modular passenger terminal building sa Laguindingan Airport. Ating pag-uusapan kasama si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sir Eric, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Nina and Sec. Edu. Sir, unahin po natin anong mga paliparan o airports ngayon ang suspendido dahil sa matinding epekto po ng Bagyong Julian. At meron po bang mga stranded na pasahero sa mga oras na ito? So far po, yung Basco, Palanan at Bagabag Airport, ano? Close po ang operation yan. But yung Tigigaraw natin at Kawayan Airport, normal na po ang operations sa ngayon. Sir Eric, kamusta naman po yung naging electrical at communication cables na nasira sa Basco at Itbayan Airport sa Batanes? Naayos na po ba yung mga ito? So far po, naibabalik na yung sa top airports. You know? Tuloy-tuloy po yung communication line natin. By tomorrow po, baka mag-normalize yung operation between 7 o'clock and 3 p.m. At sa ngayon po, ay binukas natin yung airport dito po para sa mga military airlift lang muna at para matulungan natin mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa galing sa gobyerno. Okay. Ayon naman po sa PAGASA, posible raw mag-recurve o bumalik ng bansa itong Bagyong Julian. Ano po ang paghahanda ng KAAP sa posibleng maging epekto nito sa ating pong mga paliparan? Well, normally pag ganyang may procedure po kami sunod-sunod at napaghahandaan po namin kaagad yan. Ito nga po yung dahilan kung ba't walang gaano nga na damage sa mga property na aming mga paliparan dyan sa norte. Alright, Sir Eric, sa ibang usapin naman po tayo, hingi po sana kami ng update dito naman sa bagong modular passenger terminal building sa Laguindingan Airport. Kamusta po ang naiibibigay nitong karagdagang serbisyo sa ating mga pasahero, Sir Eric? Malaking kaluwagan po ito, lalo rin sa ating mga pasahero sa domestic. Ano? At nagdagdag po tayo ng another 360 na seats. At total ho, 860 ma-accommodate anytime yung mga pasahero na naglalakbay din sa ating paliparan sa Laguindingan. Gaano po ba kalaki ang capacity increase mula po sa expansion project na ito? At gaano po ba kalawak ang idinagdag sa kabuuan po ng Laguindingan Airport? Well, 72% po. No? Pagkabukas ito, 72% po ang itinaas ng ating paggamit ng mga ating pasahero doon sa paliparan. At kasi po itong Laguindingan is 2 million ano, ang passenger annually at number 3 sa busiest airport sa Pilipinas. Alright, Sir Eric, bukod sa Laguindingan Airport po, may ibang proyekto pa po ba tayo or expansion na tinututukan ngayon ng KAAP? Ano-ano po ang mga ito na dapat namin abangan? Marami po, ano, tuloy-tuloy po itong ating Antique Airport. Ito pong especially itong Tacloban Airport na bubuksan operational to by March 2025. Fully operational na po ito by next year. Okay, bilang panghuli na lang po, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan. Well, sa mga kababayan natin na mananakay dito sa ating mga top airports, asahan nyo po yung aming serbisyo sa pagbibigay ng magandang at kumbinyenteng serbisyo sa ating mga pasahero na gagamit ng aming top-rate airports. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maraming salamat po. Magandang tanghali.